So ayan guys, nandito ako ngayon sa city center at pumunta ako directly sa Toyota. Ayan, nakikita nyo ba yan guys? Yun. So this is it, pansit na. And finally, natapos na rin lahat ng bayaran for the brand new car. Mamaya ko na sabihin kung ano nangyari sa mga previous na inano namin na car. So maraming chismis doon guys. So hindi kami naman na nag-stop. So, nakuha na namin yung refund. Tapos, pumunta kami ulit sa Toyota. Bumalik kami sa Toyota para kunin yung unit. And finally, natapos na ang lahat. So, mag-aantay lang daw ng 5 working days para tapusin lahat ng lisensya, yung plate number, yung insurance. Kumuha kami ng 2 years full insurance noon. Full coverage, diba? 2 taon para hindi na yan sakit ng ulo. And, yan. Update ko na lang kayo guys pag na-receive na namin yung unit. Maraming chismis noon kaya forget na yung mga ano nung pumunta kami sa Honda. Nakaka-stress talaga man yun guys. Pati sa pag-refund ng pera, very stressful din. Ay, marami ang wrinkles na dumikit sa mukha ko. Ano ba yan? Anyway, tapos na, God is good. Thank you Lord talaga for everything. At dahil natapos na nga ang transaction ko sa may Toyota, heto nga at nakaramdam na ako ng gutom kaya pumunta na ako sa food court para kumain. At dito lang ako kumain sa Asia Fusion Barbecue. It's a Filipino vibes na restaurant, kaya makikita nyo dyan ang ating vlog. And for the flex na naman po guys, ang aking in-order, so lahat po yan is 49 real, 2 ulam, sabaw at kanin. So ang kinuha ko ay bupis, ginataan na tulingan or kingfish yata yan at sabaw. Fast forward, ayan at tapos na tayong kumain at yung matira guys ay pinasupot ko na lang for today's dinner. At kinabukasan, ayan, ready na kami guys kasi nakatanggap na kami ng message na pwede na namin kunin ang aming unit sa may showroom nila sa industrial area. At ang mga person, grabe, super duper excited. So, nung natanggap namin yung message, agad-agad kaming nag-book ng Uber papunta doon. Oh, by the way, ang sabi ni Mr. Bright is wait lang kami ng 3 to 5 days, 5 days maximum. Pero, grabe man ang processing, parang 24 hours lang yata, tapos na lahat. Yes, you heard it right. Ako rin mismo guys, hindi ako makapaniwala na ang bilis talaga ng processing ng Toyota. So can you imagine, tapos na lahat ng estimara, pati yung mga insurance, lahat-lahat na naman documents. So ready to go na talaga yung unit na yon. Si Jay naman po guys ay may pasok siya dyan ng 1 PM. So minabuti namin na kunin yung unit in the morning. Nandito na nga tayo sa may industrial area. So kunting push na lang, makakarating na tayo sa ating location. And finally arrived dito sa may Toyota showroom industrial area. You know, tara na guys, pasok na tayo. And for the video na naman ang person bago pumasok sa loob. Hayan, at napakalawak talaga ang showroom nila guys. So hayan, may kasama pa yata kami na kukuha ng unit. Ay sorry naman po guys, hindi pala showroom ang tawag yan. Yan po yung location kung saan yung mga unit is ready for release na. Yan, nag-aantay lang ng owner to claim their unit. Ganun. Sorry naman guys, dahil sa excitement nila, ano na mga pinapagsasabi ko dito guys. Anyway, presenting our new Toyota Corolla 2024. Model. Hayan po ang kulay gray. Ako po ang pumili niyan, guys. At diba ang ganda-ganda? At pagkatapos ko ngang i-flex ang aming sasakyan, heto nga at pupunta na kami sa loob ng Toyota office para sa final perma-perma, mga ek-ek gunners. At yung mga sasakyan na nakikita nyo dyan sa likod ko, ayan yung mga 4 release na guys. So, ang daming parang bumili ng sasakyan ngayon. At nandito na tayo sa loob ng Toyota office industrial area. Grabe, ang luwag pala ng opisina nila. And anyway, inaantay namin si Miss Maria dyan, ang ating kababayan. So, habang naantay, flex na naman ang mukha ng person. And syempre, flex mo din ang pangalan ni Miss Maria. Siya ang delivery executive ng Toyota. And while waiting for Miss Maria, heto nga at may lumapit na tiger para alukin kami ng maiinom. Kaya ang sabi ko, gusto ko ng cappuccino at si Jay naman ay tubig lang siya. And hayan, dumating na si Miss Maria at inaayos na niya yung mga documents pa na kailangan naming pirmahan. And then heto na at lumabas na kami. This time kasama na namin si Miss Maria kasi mai-explain pa siya. Ayan, let's go. Tara na sa unit guys. Ay, nauna na si Jeremy na very excited. Grabe. First instruction, ayan, nagsabi si Madam kay Jay na bago niya i-drive ang sakyan, kailangan muna niyang i-check yung interior at exterior. Dapat malinis, walang problema at masaya yung tao na pag-alis ng unit ay okay sa all right. O, diba?
At tinawag na naman ni Madam yung kasamahan nila para magbigay ng second instruction. Yan yata is dadalhin yata kung saan. Paliliguan daw, kasi tinanong ko si Madam, paliliguan nga daw yung sakyan. Hayan si Kuya, parang gustong-gusto niya nalinisin yung unit pero hindi pa pwede kasi nga paliliguan muna. Kaya hayan, lumabas muna si Jay at itadrive ni Kuya papunta doon. After how many minutes, heto nga at napaliguan na yung sasakyan. So nakaantala rin yung mga ano mga kuya diyan para linisin lahat-lahat yung interior exterior ganun. Check nyo yan guys. Oh, di ba bagong paligo ang aming unit. At pagkatapos paliguan at i-vacuum, heto nga at nililinisan nila. So nagsimula sa labas, tapos sa loob, yan nililinisan din nila guys para make sure talaga na malinis ang unit bago ilabas. At syempre, makalimutan na ang lahat, wag lang ito. For the flex na naman, ang mukha ng person. O diba? Hindi naman halata na excited at happy yarn. At pagkatapos nilang linisin, next double check ni Madam para make sure na maayos talaga ang pagkakalinis. Tapos, ayan, binuksan ang likod kasi may ipapakita si Madam. At dito nga sa likod guys, makikita yung spare tire at mga tools ng sasakyan. Next, pumasok na nga si Jay para i-start na ang sasakyan. O, diba? Ang saya-saya. Promise! Yung katabi namin na unit, ayan, isang Katari, at nagsabi niya sa akin na congratulations daw. At nag-congrats din ako sa kanya na grabe ang laki-laki ng Land Cruiser na binili niya. At yung napapansin nyo na kulay black, yun ang binili niya guys. Ang laki-laki ng unit niya. Grabe! Next, another instructions from Madam. Ayan, tinuturo na niya kay Gay yung mga functions, mga keys, mga ek-ek, mga eme-eme, at ako naman for the video lang dun sa likod. O diba, nakisali pa ang person na hindi naman marunong mag-drive. O, wag ka, kahit hindi ako marunong mag-drive, alam ko yung mga body parts, alam ko yung mga ibang functions niyan guys. Kahit tanungin mo yung mga parts kung ano ito, alam ko yan. Di lang talaga ako marunong kasi never man ako nag-drive. So next, ilaw testing-testing muna tayo. Ito ba? Ayan, puti. Yung puti. Reverse light pala yan. Dito, reverse light. Rear fog light. Yung sobrang pula. Mas mapula pa dito. Fog light yan. So pagkatapos ng testing at informations, hayan. At nagbigay na naman ng another document for final signature. And yan, ready to go na kami guys. At sa puntong ito, pumasok na ako sa loob ng sasakyan. For the hawak nga ako ng mga susi, guys. Bali, tatlo pala yan. Grabe, ganito pala ang feelings, no? Sarap. And finally, eto na, guys. At dinadrive na ni Jay yung sasakyan at paalis na kami ng opisina. Eto, binigay na namin yung papel for clearance sa guard. Honestly speaking, habang ini-edit ko ang video na to or nagbo-voiceover, maluha-luha po ako. Kasi nga po guys, finally, yung matagal namin pangarap, heto na at nakamit namin. Ganun pala yun guys, magtiwala lang tayo sa Panginoon at kung ano, ibibigay naman niya talaga sa atin. Basta wag lang tayong mag-stop, go lang tayo ng go. So, natupad na po guys yung isa naming pangarap na heto nga at magkaroon kami ng brand new at sariling sasakyan dito sa Qatar. Lord, maraming salamat po talaga sa lahat ng mga biyaya niyong pinagkaloob sa amin. At salamat din sa lahat ng mga tao na nagtiwala at nagbigay inspirasyon para aming makapit lahat ng pangarap namin. Ito ang kauna-unahan namin sa sasakyan at aming pakaiingatan hanggat nandito pa kami sa Qatar. Kaya sa inyong lahat na may mga pangarap sa buhay, go lang po kayo ng go. At dahil inabot na kami ng gutom guys sa daan at papasok na rin si Jay sa work, heto nga at pumunta na kami sa Jollibee Mansura. O diba, ito yung first stop namin. And for the flex na naman ang aking in-order ko guys, since breakfast time pa, ayan ang ating steak silog with hot chocolate. And para kay Jay naman is dalawang piraso na chicken with pineapple. Ayan. At dito po natatapos ang ating video at naway nagustuhan ninyo. This is not to brag but to give inspiration to each and everyone na lahat po tayo ay patuloy sa ating mga pangarap at tiwala lang sa may kapal. Lahat yan ibibigay. Bye!